Magandang umaga mga bata. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan sa Juan chapter 10 verse 20 hanggang 30. Babasahin ko. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portico ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko silang lahat. At sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Samahan niyo akong manalangin bago tayo magsimula. Jesus, salamat po sa umagang ito na ibinigay mo. Tulungan mo po ang bawat bata na nakikinig na maunawaan ang gusto mong ituro sa umagang ito. At kayo po ang siyang manguna sa bawat isa. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay may pamagat na "They'll know we are Christians by our action and by our love." Maipapakita muna ako mga picture. Tignan niyo kung sino ang mga taong nandito. Nakikilala niyo ba silang lahat? Ang gagaling ninyo, magaling at nakilala niyo silang lahat. Paano niyo sila nakilala? Tama, dahil sa kanilang mga ginagawa. Sa ating pag-aaralan sa umagang ito, nakilala si Jesus ng mga tao dahil sa kanyang mga ginagawa. Ano ba yung ginagawa ni Jesus? Siya ay nagtuturo. Siya ay nagpapagaling. Gumagamot ng mga may sakit at gumagawa ng himala. Sabi ni Jesus sa verse 25b, "Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin." Ibig sabihin, pwede nating makilala si Jesus agad depende o base sa kanyang mga ginagawa. Kasi tinatanong siya ng mga tao, kung siya daw si Jesus, dapat sabihin na niya. Pero sabi ni Jesus, sinabi na niya ito, pero ayaw nilang maniwala. At kung titignan nila yung mga ginagawa ni Jesus, nagpapakilala o nagpapakita ito na siya ang anak ng Diyos. Sa tingin ninyo, makikilala ba ang mga tao base sa kanilang mga ginagawa? Tama, pwede silang makilala base sa kanilang mga ginagawa. Tulad na lamang ng mga pictures na pinakita ko sa inyo kanina. Tingnan natin muli. Makikita natin ang fireman. Makikilala natin siya dahil siya ay pumapatay ng apoy. Makikita din natin ang anong ginagawa nitong babae. Siya ay nagtuturo kaya siya ay isang teacher. Ito namang babae ito. Nag-aalaga siya ng may sakit kaya siya ay
Nurse, eh ito. Gumagamot siya ng may sakit kaya siya ay isang doktor. Eh ito naman. Nag-share siya ng word of God kaya siya ay isang pastor. Nakilala natin sila base sa kanilang mga ginagawa. Makikilala na tayo ay mga Kristiyano sa pamamagitan ng ating mga ginagawa din. Sa pamamagitan una ng ating gawa, kung tayo ay mabait, hindi sinungaling, hindi magnanakaw, nagsasabi ng good words, hindi nagmumura, nagbabasa at nag-aaral ng Bible, marunong mag-share ng kahit na ano, pagkain o gamit, at hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Pag ganun ka daw po, ibig sabihin ikaw ay makikilala ng mga tao na, eh ito, siguro nagsisimba to. Ito, kilala siguro si Jesus kasi mabait siya. Ganon. Pangalawa naman, malalaman na tayo ay Kristiyano o makikilala na tayo ay Kristiyano kung tayo ay mayroong pag-ibig. Hindi lang tayo basta gumagawa, kundi meron tayong pag-ibig sa ating ginagawa. Sa bawat pagkilos natin ay mayroong pag-ibig. Halimbawa, nag-iisip tayo ng may pag-ibig. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisip ng anumang masama sa ating kapwa. O kaya, kapag may nagawang bad sa atin yung isang tao, hindi natin siya inaaway o hindi natin siya ginagantihan. Pwede nating isipin, baka may problema lang siya, baka mainit lang yung ulo niya, baka kulang lang siya sa tulog. Ganun po. Sunod, kung tayo ay nagtatrabaho o gumagawa tayo ng assignment, gumagawa tayo ng module na may pag-ibig, paano kaya yun na teacher o paano kaya yun ate? Ibig sabihin, kahit online yung pasok mo, hindi ka nalilate. Ibig sabihin, pagkita mo pa lang sa mga classmate mo, nakangiti ka na, nakasmile ka na, hindi ka umiiyak. Kaya pag may pinapagawa si teacher, hindi ka nagre-reklamo, sumusunod ka agad. Ganoon ang mayroong pag-ibig habang ikaw ay nag-aaral. Habang naglilinis, paano naman yun? Kapag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, hinuhugasan mo itong mabuti, wala kang iniiwang anumang kalat o anumang mumo na nakadikit doon sa iyong hinuhugasan. Pag nagwawalis ka naman, sinuwinawalisan mo yung buong sulok ng iyong bahay. Kumikilos ka ng mayroong pag-ibig. Doon makikilala na mayroon kang relasyon kay Jesus. Pero dahil Mother's Day ngayon, mga bata, paano naman natin makikilala ang isang ina, ang isang nanay, mami, mama, inang o lola dito sa ating mga picture? Tignan natin. Makikilala natin ang mga nanay o ang isang babae na siya ay isang ina kapag ginagawa niya yung mga ito. Siya ay nag-aalaga ng bata o nagpapadede. Kung siya ay nakikipaglaro sa mga bata, kung ginagamot niya ang sugat ng isang bata, kung naglilinis siya habang siya ay nakikipaglaro sa kanyang anak, kung siya ay nagluluto, naglalaba, o nagtuturo sa mga bata. Lahat ng yan ay kayang gawin ng isang nanay. Kaya nga, kaya niyang maging nurse, kaya niyang maging doktor, kaya niyang maging teacher, kaya niyang maging yaya, kaya niyang maging friend mo, maging playmate,
maging chef at marami pang iba. Kaya mga bata, pasalamatan natin ang ating mga nanay, mami, mama, inang, mama, lola dahil sa lahat ng ginawa nila para sa atin. Pwede kayong gumawa ng card o bigyan niyo sila ng flower, ng chocolate at ihahag niyo sila, sasabihin thank you and I love you. So pwede natin yung gawin. Pero balik tayo dun sa teksto. Inahalintulad sa ang mga sumusunod o yung mga Kristiyano sa mga tupa. Bakit po? Kasi kung tayo ay Kristiyano na nakakikilala sa pamamagitan ng gawa at pag-ibig, ibig sabihin, nakikinig, nakikilala at sumusunod tayo sa ating pastol. Alam niyo, di ba? Alam niyo yung sheep? Ang pinapakinggan lang niya yung kanyang pastol. Ang nakikilala lang niyang boses ay yung pastol. So, ganun daw po tayo kapag tayo ay nakikinig at sumusunod kay Jesus. At ito pa yung pangako ni Jesus, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay Kristiyano na nakakakikitaan ng gawa at pag-ibig. Ang pangakong ito ni Jesus, gusto niyo bang makuha o makamit? Gusto niyo ba itong matanggap? Ang buhay na walang hanggan? Bilang Kristiyano, kailangan tayong makilala sa pamamagitan ng ating gawa at pag-ibig. Tayo manalangin. Jesus, salamat po sa message mo sa umagang ito. Alam po namin, minsan mahirap maging good sa pamamagitan ng aming ginagawa, sa aming mga sinasabi, at sa pamamagitan ng love. Pero tulungan mo po kami na mahalin yung aming mga tao na umaaway sa amin. Tulungan mo kaming mahalin, maging yung mga aming mga kapatid, yung aming pamilya, aming classmate, teacher, at lahat-lahat pa. Dahil alam po namin na kapag kami po ay gumagawa ng may pag-ibig, ay nakikilala kami ng mga tao, nalalaman nila na kilalamin kayo. Maraming maraming salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen!